Hello guys, first today video is gagawa tayo ng ginataang tamad ba yan? Bakit ba siya nag-slow? So yun na, gagawa tayo ng ginataang hipon. Yan, hinugasan ko na siya. Ayan, so lahat ba ba? Then ayan, bumili na ako ng gulay. Yan, worth of 17 pesos kasi binadget ko lang yung pera. So yan, habi na akong gata and okra, pati kalabasa. Tapos yan, ihiwain na natin siya. So ang bili ko dyan dito sa gata is 20 pesos, 1/4 siya. So pwede na siya, pwede na yan ganyang gata kasi marami na yan. Ayan. So hatiin natin yan. So ayan na nga guys, nakapaghiwa na ako ng buya. Yan, so yung luya is 10 pesos lang ang binili ko dyan, hinati-hati ko lang. Then, nakapaghati na ako ng bawang, sibuyas. Yan, yung luya. Tapos, maliliit lang yung hiwa ko sa sibuyas. Ay, hindi. Tama lang pala yung hiwa ko sa sibuyas. And then, yung bawang. Yan. So, yung kakanggata natin. Yan, hinati ko yung gata. Yan. Una muna ilalagay ko dyan. Tapos sa kalabasa, nahiwa ko na rin. Hinugasan ko na rin siya, guys. Tapos, yung ating okra. Yan, okra. Hugas at hinati ko na rin. Tapos, ito na yung ating hipon. Yan, hinugasan ko na rin siya kanina. Tinanggalan ko siya ng mga alam na yun. Pwede tanggalin siya. Tapos, yan. Napainit na ako ng kawari. Yung kawari, sabay-sabay ko na siya ilalagay. Yan, yung bawang sibuyas. Tapos, ilagay na natin din ang kalabasa. Yan. Tapos, ilagay na rin natin ang okra. Saan mo ang ating okra? Yan. Tapos, ilagay na natin ang ating gata. Yan ang una nating gatang ilalagay. Kasi mamaya may lalagay pa tayong isa. Yung kakangga tayo kasi hinati ko na yung gata. Tapos yan ang luya, nilagay na natin. Tapos ang ating hipon. Isa-isa natin ilalagay ang ating hipon. Yan. Yung hipon na yan guys, is binadget ko lang siya. Is 150. Kasi tama lang to sa amin dahil apat lang kami kakain ito. So yan, okay na yung ganyang ulam. At least, may masarap kang ulam. Yan, ang bili ko sa hipon is 150. 1/4 lang siya. Yan, medyo mura na nga siya. Yan. Ah, 8 pieces yata yung hipon. So, yan. Nalagay ko na. And then, nalagyan ko siya ng konting tubig. Yan. Kasi, para medyo masabaw siya. Kasi gusto ko may sabaw ng konti. Kasi nga, ulam na anak ko kasi gusto ko may sabaw siya. Ayan. Nalagay na natin. Bakit nag-slow ba? Yan. So, yun na nga. Yan. Dinamayan ko ng konti. Tapos, ayan yung kakanggata, mamaya natin ilalagay yan pag kumulo na yung yan, yung lulutuin natin. Tapos yan, hayaan natin siyang kumulo, lagyan natin konting magic sarap para may lasa, tansya-tansya lang yan guys. Yan, tapos asin, yan, tinansya ko lang yung asin pero ganyan kadami na, okay na yan. Kung kulang naman yung panlasa nyo, panlasa ko, eh di medyo adjust na lang yun yung lasa mamaya. Yan, okay na yan. Ilagay ko na. Tapos, yan. Okay na yan. Nalagay na akong mga ibang pampalasa. Tapos, tsaka natin siya tatakpan. Hintayin natin siya kumulo. Pag kumulo siya, okay na siya. Ilagay natin yung kahanggata. At kung lang ulito na yung mga gulay, like kalabasa. Yan. Ang bilis ko magsalita. So, ayun lang. Napaka-simple lang ito, guys. At napaka-budget friendly. So, hindi pa luto ang ating nilulutong gatang hipon. Yan, magtitimpla muna ako ng melon. So, yan. Nahiwa, ano ko na siya. Sa, tawag doon. Basta na, ano ko na siya. May tawag dyan, nakalimutan ko na. Basta yun na yun. Tapos ilagay ko na sa pichel. Yan, titimplahin na natin siya guys. Para masarap yung kain natin mamaya. At mainumin tayo masarap. Haluhaluin ko lang muna bago siya lagyan ng asukal. So yan na nga, lagyan ko siya ng asukal. Binili ko rin din sa palengke. Ang bili ko dyan is 33 pesos. Yan, tapos tsaka natin siya haluin. So yan na nga,
haluin na nga natin ang ating melon para mamaya ay mainumin tayo tayo habang nagtatanghalian o may panulak ba. So, yun na nga. At aking titikman. Titikman ko na kung matamis ba siya. So, yan na nga. Titikman ko na siya. Mukhang baso. Dinagdagan ko pa siya asukal, guys. Hindi ko pa siya nahalo. So, yun. Titikman ko na. So, yun na nga. Okay naman siya. Matamis na siya. So, balik tayo dun sa gulay natin. Yan, kumulo na siya, mare. Yan, kumulo na siya. Pero hindi pa luto yung kalabasa. Kasi gusto ko rin sa kalabasa yung medyo durog na. Yung sumasama na sa gata. Kasi masarap yun eh. Yan. Tingnan ko pa kung luto na. Pero hindi pa yan luto. Kailangan magluto pa siya. Kasi medyo matigas pa yan yung tingnan ko. So, yun na nga. Okay na yan. Tapos, kumukulo na siya. Konti at masarap na yan kung lutong-luto na yan. So, gusto ko talaga lutong-luto na siya, guys. Tapos, yan yung ipon. Gusto ko lutong-luto na rin yan. So, yan. Ang haba na pala sinasabi ko. Haba pala itong video na ginawa ko. So, ayan na nga. Lagyan na natin yung kakang gata. So, gusto ko rin sa gata ang hipon is makrimi. Kaya mamaya yung makrimi. Napakasarap ng ginawa ko na yun, guys. So, hayaan na lang natin siya kumulo at hinalo-halo ko lang saglit. At hayaan ko lang maluto yung gulay like yung kalabasa. So, yun na nga. Hindi ko na nakuha na ng video. Yung iba pa. So, yan. Kumukulo na nga siya. At yan. Ito na yan. So, ilagay ko na siya sa bowl. Yan na yun. Yan na yung finish na ating product. Yan. Sarap niyang, guys. Sobra. Tapos, yan na nga. Ayan na. Kakain na tayo ng lunch. So, yung partner. Yan, may partner tayong. Ang tagal, ha? Tagal niyang, girl. So, ayan na nga. May partner tayong melon. So, ayan na yan, guys. Kain tayo. Happy lunch. Sarap niyan, guys. Sobra.